Magandang araw po mga kababayan. Ang lulutuin po natin ngayon ay dinuguan. Sa amin po sa Bulacan, ang tawag dito ay tinumis. Umpisahan na po natin. Meron po tayong isa't kalahating tasang dugo ng baka. Isang tasa at kalahati po. Ito po ay titimplahin po muna natin. Lagyan din po natin ng isa at kalahating tasang suka. Ang sukat po nito ay 1:1. Ibig sabihin po, kapag isang tasang dugo, ang katumbas, ay isang tasang suka. Lagyan po natin ng asin. Mga kalahating kutsara po. Haluin po natin mabuti hanggang sa matunaw ang dugo. Ayan po, mabilis naman po matunaw ang dugo sa suka. Sa ating pong kawali o kaldero, maglagay po tayo ng 2 hanggang 4 na kutsara ng mantika at ilagay po natin na maliliit na hiniwa na baboy. Hintayin lang po natin siyang maprito at medyo matuyo. Ayan, nagmamantika na po ang ating baboy. Maaari na po natin ilagay ang bawang. Isa lang po natin para pumahalo sa karne. Sunod na po natin ang sibuyas. Lagyan po natin ng konting asin. Ang asin po, mga kalahating kutsara. At isang kutsaritang paminta. Haluin po natin mabuti para lumasa po yung bawang at sibuyas sa karne. Gisa po natin mabuti. Pagkatapos po natin magisa, ilagay na po natin ang 2 tasang tubig. Ito po yung tubig na pinaghugasan po ng bigas. Ito po yung ikatlong hugas ng bigas. Magbibigay po ito ng konting lapot po sa ating dinuguan o tinumis. Haluin po natin bahagya. Takpan po at pakuluan po ng bahagya. Kumukulo na po ang ating karne. Haluin po natin bahagya bago po natin ilagay ang dugo. Dahan-dahan po natin ilagay ang ating dugo. Maaari na rin po ito nating timplahan ng isang kutsaritang asukal. Dinagdagan ko pa po ng paminta, kalahating kutsarita. Depende po sa inyo gaano karaming paminta ang gusto niyo ilagay. At dinagdagan ko pa rin po ng kalahating kutsaritang asin. Dito, pwede na po nating ilagay ang luya. Ang luya po ay nagtatanggal po ng lansa. Lasa ng dugo. Ilalagay na rin po natin ang ating laurel. Sa Bulacan po, sa palengke, may nabibili pong pinatuyong oregano at laurel. Magkasama na po yung sasupot sa palengke. Sabihin nyo lang po sa amin, sa Bulacan, sa lugar po na, pag sinasabi po namin oregano para sa dinugaan, nakasupot na po yung kasama po ang laurel at oregano. Dahil nga po dito sa Pinan, wala po yung oregano pinatimitan kayo. Meron na po silang dahon. Ang lalagay ko po dito ay isang kutsara. Depende po sa inyo kung gaano pong karaming oregano ang gusto nyo ilagay. Pero titignan nyo po
pagluto na po ang dinuguan. At pwede niya rin pong dagdagan ng konti pang oregano. Ito po ang nagpapabango sa ating dinuguan. Hintayin lang po natin itong medyo matuyo. Sa ganito pong oras, wag po natin haluin para rin po tayo nagluluto ng adobo. Dahan-dahan naman pong mahahalo ang mga nasa ibabaw na yan kapag kumulo na po ang dugo at ang karne. Makikita nyo po kung sana pong lumubog yung mga ingredients natin. Lagi sa ganito pong paraan, sa ganitong oras, pwede na po natin haluin ng bagya. Kaya po natin hindi tinatakpan ay para hindi po mahilaw ang suka o ang vinegar. Pwede na po natin ilagay ang sili. Depende naman po sa inyo kung gaano kalapot po ang gusto nyo sa dinuguan. Pero kung maglalagay po kayo ng tubig, huwag po malamig. Dapat mainit na tubig para po hindi na kayo maghihintay na matagal para maluto. Kailangan po mainit na tubig. Hintayin lang po natin ang kumulo po ng bagya, medyo mature, at handa na po ang ating dinuguan. Luto na po ang ating dinuguan o tinumis. Kapag medyo maasim po sa inyo, pwede nyo pong dagdagan ng konting asukal at ng konting tubig na mainit. Siguraduhin nyo po ang kalan o ang inyong stove ay nasa medium heat. Hindi po dapat mainit ang stove o ang inyong kalan para hindi po masunog ang dinuguan. Ang panlasa po ay depende sa inyo kung ganong kaalat at kaanghang. Maraming salamat po. Sa iba pa pong recipe, bisitahin lang po natin ang Pinilakang Lakbay na channel. Magandang araw! Kain na po tayo!